Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Renz Marion. At kung bago ka pa lang sa aking vlog, please subscribe and click the notification button. So ngayon sa ating bagong vlog, ang magiging topic natin is pag-uusapan natin kung bakit nga ba masarap? Bakit nga ba tayo dapat kumuha ng kursong BS Pharmacy? So ngayon, kinausap ko yung aking PA. Sabi ko sa kanya, isasama ko siya sa aking vlog kasi dapat magkaroon kami ng question and answer portion na kung saan ay tatanungin ko siya kung ano ba ang kanyang konsepto or kung ano ba ang kanyang naiisip kapag narinig niya ang isang pharmacist. At tinanong ko siya initially kung ano ba ang kanyang opinion kung sakaling magsabi ang kanyang anak kung kukuha ba siya ng BS Pharmacy. Si Russell ay ang aking PA. Kasama kami sa manufacturing before. Dati kasi akong quality control analyst. Pero for 6 months lang, siya na yung matagal doon sa manufacturing na nagwo-work. Bale, siya yung naging analyst ko doon or kasama ko sa quality control department. Mag-hi ka muna sa ating vlog. Hello. So, ang question natin ni Russell, bakit ba masarap? Ay, bakit ba masarap lagi? Sabi ko. Gutom na. Bakit magandang kumuha ng kursong BS Pharmacy? Kasi si Russell, di ba Russell, ikaw ay nursing ang kanyang ano. So, si nursing ang kursong kinuha ni Russell nung siya ay nagka-college. Mukha pa rin naman siyang college. Mukha pa rin bata. Pero, parehas kaming nursing, kaya minsan nagkakaintindihan kami pa nag-uusap kami. So, ngayon, ang question natin kay Russell, kung halimbawa, pakukuwanin natin ng kurso ang iyong anak. Ayan. O, pang Miss Universe ang question natin. The time has come. Kung pakukuwanin po natin ng BS Pharmacy ang iyong anak, papayag ka ba? Of course, yes. Wow, pang Miss Universe talaga. Bakit? Hindi, sa dalawa kong anak, kung sino man mang gusto nila na mag-pharma o ano, talagang ipupush ko din yun kasi mas okay na yung may sarili kang negosyo eh. Na ganito pagamot, lagi siyang demand talaga, pinupunta ng mga tao sa mga pangangailangan nila about medicine. Kaya okay ako dun. Hindi ba yan na-impluensyahan ko? May ganon. Kasi initially pa, bago pa kami mag-create ng vlog na to, lagi kong sinasabi sa kanya na pakuhanin mo ng BS Pharmacy yung anak mo. Kasi based sa answer niya, iyan natin yung key point sa answer niya na may sariling business. So siguro naisip siguro niya bilang nanay na kapag ka ang mga anak niya is nag-work na, hindi mo na kailangan mamasukan kasi ikaw nang mismong may-ari. Ikaw na ang boss. Tama ba? Tama. Pero dahil nga meron akong license, meron akong karapatang magtayo ng sarili kong butika. So isa sa mga mahalaga or importanteng dahilan kung bakit maganda ang kursong BS Pharmacy ay hindi ka magiging tindero, kundi meron kang sariling business. Medyo pagandahin natin kasi nga, ang kadalasang naiisip ng ibang tao, di ba Russell, kung nung una mo akong narinig ang BS Pharmacy, ang sabi mo sa akin, magiging tindero or tindera lang. Pero pagandahin natin kasi nga, ang nangyayari kasi, sa mga kapwa ako pharmacist, ito lang naman ang mahalaga dyan eh. Ito rin ang palagi kong sinasabi sa mga student ko na kapag kayo ay nasa community or nasa retail, sa ganitong setting, mag-ugaliin nating i-practice na mag-perform tayo ng counseling. Tandaan nyo, it is mandated in our law that a pharmacist should perform counseling. Dumugo po yung ilong ko kasi nag-English po ako. Oh my God! Pero kailangan po talaga nating i-perform yung counseling kasi para naman magkaroon ng pagbabago or changes sa ating practice. Kasi hindi lang basta malalaman lang ng mga tao na ay nagbibigay lang tayo or nagbebenta lang tayo ng mga gamot. Pero pag pinerform natin yung counseling, ma-appreciate nila yung practice natin na ganun pala kaganda ang pharmacist or ang pharmacy course kasi tinuturuan natin sila ng kung paano inumin ng gamot or kung para saan ng kanilang gamot at lahat-lahat tungkol sa gamot ay kaya nating ituro sa kanila. Ganon kagagaling ang mga pharmacist. Hindi lang basta nagbebenta. Para kasi akong nagpipreach eh. Pero sana dumating ang panahon na
ang mga pharmacy assistant dumating ulit sa yung setting na nasa likod sila, ina-assist nila yung mga pharmacist, at mismong nagdi-dispense ng gamot ay mga pharmacist. Para kasi mahalagang ginagawa ng mga pharmacist, pagka-receive ng reseta, chine-check nila, ini-evaluate nila ang reseta, chine-check agad kung may mga drug interaction, kung meron bang duplication sa reseta, nag-check ng mga dosage, lahat-lahat. Authenticity ng reseta, chine-check din ng mga pharmacist. So doon pa lang, ma-evaluate na natin agad ang reseta. Yun po ang kahalagahan ng aming mga profesyon. Ang dami ko nang sinabi, pero isa pa lang naman ang sinasabi natin na ang mga pharmacist ay pwede silang magtayo ng sarili nilang business kasi gamit namin yung aming license. Ayun, isa yun sa mga requirement. Ikalawa sa mga dahilan bakit maganda kumuha ng kursong pharmacy, dahil ako po ang magiging prof nyo. Hindi, joke lang. Ay, may tao, wait lang, may customer. 6.5 hours later. Ayan, dahil naputol po yung ating vlog at meron po kaming customer, so bumibili po siya ng sitirisin. So, ayun nga, ikalawa sa mga dahilan kung bakit kailangan kang kumuha ng pharmacy ay dahil ako yung magiging prof mo. Joke lang. Kaya hello sa mga former students ko. Kung ako naging prof niyo, sigurado hirap na hirap kayo. Hirap na hirap kayo. Hindi joke lang. Pero yung mga student ko masaya pagka ako ang nagiging prof. Ewan ko, pero yung iba naman parang nasusungitan sa akin. Kasi hindi ko alam kung bakit, ano bang meron, pero bakit sila nasusungitan sa akin, yung bait-bait ko. Pero hindi, bait-bait ko. Seriously speaking, isa sa mga dahilan is kung bakit ka mag-enjoy sa pharmacy is interesting ang mga topics. Lalo na kapag ka nag-perform na kayo or meron na kayong mga subject na professional subject ng pharmacy, napaka-interesting kasi hindi lang basta parang mag-aaral kayo ng chemistry. O yun pala ha, kailangan kung magiging pharmacist or kung may plano kayong mag-take ng course na pharmacy, isa sa mga dapat na marunong kayo or maganda ang foundation nyo is maganda dapat ang foundation ninyo sa chemistry. Kasi syempre, yung pinag-aaralan natin dyan is yung chemical makeup ng mga gamot. So, hindi lang basta pag-aaralan yung mechanism of action, indication, at saka yung mga side effects ng drugs. More on chemistry kasi gagawa kayo or magko-compound kayo ng gamot. Isa sa mga exciting part is yung compounding. At bilang isang nurse, dahil si Russell ay nag-take din ng nursing, ano mga na-experience mo sa nursing profession? Bigla siyang nahiya. Parehas kaming nahihiya. Pero pag nung nursing naman ako, okay na, na-enjoy ko naman talaga. Kasi makakahalimuin mo yung mga may sakit talaga, mapupunta sa mga may sakit na nangangailangan talaga ng tulong mo, lalo sa mga bata na sa pedya na talagang kailangan talaga. Oo, yes. Nahiya na siya. Pero tama si Russell kasi pagka nurse ka, ang trabaho ng nurse is hands-on yan sa pasyente. Pero for your information, kapag ikaw po ay isang nurse sa ward, kasi marami pong special area ang nursing. Pero kapag ikaw po ay nasa ward, lahat gawa mo. Hindi lang basta mag-aalaga ka ng pasyente, ang workload mo is may documentation ka, magke-carry out ka ng doctor's order, magse-send ka ng mga patient mo sa laboratory, lahat yun kailangan mong i-perform at kailangan mo pang i-inject lahat ng mga gamot or magbigay ng mga gamot ng mga pasyente mo sa mismong oras na kailangan mo silang ibigay. So sa madaling salita, hindi kulang ang 8 hours na shift para tapusin ang trabaho mo. Pero nung ako po ay naging pharmacist, dun ko lang po nalaman na sobrang gaan ng workload ng mga pharmacist. Lahat naman ng trabaho mahirap, pero sabi ko nga, ang pharmacist, kapag nasa community setting ka, ano ba ang trabaho namin? Inventory, storage, madami. Nagkakaha din ng pharmacist, nagdi-dispense, compounding, napakarami po namin ginagawa. Pero, kung i-compare mo sa workload ng isang nurse, dahil na-experience ko pong maging nurse for 3 years, sobrang gaan ng trabaho ng pagiging pharmacist. Kumbaga, pwede ka pang maglande after ng duty.
Ang pangit ng term, pero pwede ka pang lumabas, or I mean, meron ka pang energy na gumagawin yung iba pang mga activities, or pwede ka pang gumala. Hindi ka tulad, hindi ang mga nursing naman nakakagala pa rin, pero talagang talagang ngarag sobra. Hindi lang yung term ng ngarag eh. Ang mahirap sa iyo, pati yung isip mo pagod, pati yung katawang lupa mo pagod din. 'Di ba? Yun ang pinakamahirap kasi sa trabaho ng mga nurses. Kapag sa medical field, ayun naman sinasabi ko, pero ay, wala akong idea sa iba kung sa medtech or sa radtech, sa mga respiratory therapy, sa PT, hindi wala po akong idea doon. Pero ang sinasabi ko po is yung experience ko bilang isang nurse. Mahirap po ang maging nurse sa Pilipinas, at aminin niyo sa salary o pag-usapan natin, 'di ba? Ikalawa is yung workload, magaan pagdating sa pharmacy, sa salary. Ako po ay naging pharmacist sa Mercury Drug for 1 year. Pero ang sahod ko lang po sa Mercury, sa entry-level pharmacist, lahat-lahat na yun ha, 15,000 lang. O, aminin natin, ganun talaga siya kaliit. Pero ngayon, ang nababalitaan ko, mataas na ang sahod sa Mercury Drug. Pero sa Mercury Drug, lahat ng mga government-mandated benefits meron. Ibibigay sa'yo lahat yon. Meron ka pang pabigas allowance na sa'yo kung i-encash mo. Ikaw na ang bahala, or kung gusto mong kunin mismo or iuwi mo yung bigas. Meron din kaming license fee. So yun yung kagandahan sa Mercury Drug. So compensated ka, pero habang tumatagal ka sa service, palaki ng palaki ang sahod mo. Kaya kung mag-iipon ka at may plano ka magtayo ng sarili mong butika, pwede ka muna maging employed para makaipon ka. Depende na lang sa'yo kung paano discarding gagawin mo. Pero for entry-level pharmacist, nagre-range po ng 15,000 to 30,000 ang sahod ng mga pharmacist. Ganon. Pero syempre, pag sa nursing, nung ako kasi nung naging nag-dolly nurse ako eh, ang sahod ko lang noon, parang ano lang, 10,000 lang pagkakaalala ko. 10,000 lang ang sinasahod ko noon. Hindi ko nga alam kung 10,000, parang 8,000 nga lang eh. 750 lang per day. Oo, ganun lang talaga ang sahod ko noon. At isa pa sa advantage, pag naging pharmacist ka, wala kang masyadong kakompetensya. Na-experience ko po sa nursing na 3 taon na, hirap na hirap pa rin akong makahanap ng trabaho. Ang ginagawa ko, lahat na ng training ko na, lahat ng mga certification, meron na ako, pero hindi pa rin po ako makahanap ng trabaho. Pero sa pharmacy profession, kayo ang hinahabol. Yan. Parang kang gumanda at parang ang ganda-ganda mo at ang gwapo-gwapo mo kasi kayo ang hinahabol. Oh. Ano ang senyo? Natamimi kayo? Ayun. And pang-apat, ano pa? May naisip ka pa ba idadagdag? Siguro ang pang-apat siguro is pwede mong makita ang iyong ano, pwede mong makita ang iyong pag-ibig. Hindi, pamilya mo din. Pamilya. Kasi, di ba may sarili ka ng negosyo, pag gusto mong makita yung pamilya mo, makikita mo agad sa bahay mo, pwede ka umakita. Oh yes, kasi hawak mo, sabi ni Russell, parang hawak mo yung oras mo. Kumbaga, pagdating sa pamilya mo, dahil meron kang sariling business, may butika ka, kahit anong oras, pwede mo silang puntahan, makakausap mo sila. Pero kasi sa butika, bawal lang walang pharmacist. Kailangan laging merong pharmacist. Kaya pag may ghost pharmacist dyan, ha, mumanda kayo, isusumbong ko kayo. Ay, kulong ka dito. Hindi, joke lang. Ayun, hawak mo ang oras mo din. Ayun, wala na akong naiisip na mga idadagdag pa. Siguro kung meron pa kayong mga maidadagdag sa mga nasabi namin, comment down kung meron pa kayong madadagdag. Pero generally, basta sinasabi ko sa inyo, mahirap po ang pharmacy. Kaya yung mga nagtitake ng pharmacy ngayon, kailangan lang talaga ng matinding dasal, tsaga sa pagre-review, kailangan masipag kang mag-memorize, memorization yan. Pero syempre dapat habang nag-memorize is iniintindi mo din. Kasi kailangan nyo analyze. Ang hirap kasi mag-memorize nang hindi mo naiintindihan yung minememorize mo. Familiarization lang yan sa mga gamot. Familiarization? Ano pa ba? Yun lang? May dadagdag ka pa, Russell? Bukod sa hawak mong oras mo kasi meron kang sariling business. At marami palang field ang pharmacy. Yun pala. Hindi lang community setting. Meron din tayo sa hospital setting, hospital pharmacist. At sa hospital, pwede kang maging clinical pharmacist. And sa manufacturing, maraming areas pa sa manufacturing. Pwedeng ang pharmacist assigned sa dispensing, sa quality control. Pwedeng sa research and development.
I mean, marami pang areas sa manufacturing. Then kapag napunta ka naman sa regulatory, merong mga pharmacist na regulatory officers for drugs, for cosmetics, and for devices. At pwedeng umabot hanggang 100,000 pesos ang sweldo mo, depende sa experience mo at kung gano'ng kagaling mag-register at mag-process ng registration. Kasi may mga kakilala ako na sobrang laki na ng sahod nila, and pwede ka rin sa research. Ayun. So kung meron pa kayong mga idadagdag, comment down yung mga opinion nyo kung bakit nga ba masaya maging pharmacist at ano ba yung mga reason bakit magandang kunin ang kurso ng pharmacy. So mas maganda may input din kayo para at least pwede pa tayong gumawa ng part 2 ng ating vlog at pwede pa nating pag-usapan ulit ano ba yung mga reason pa kung bakit masaya mag-pharma. Thank you for watching my vlog. Thank you. Bye-bye. Please subscribe. Bye-bye.